niya si Kimbo. Isa-isahin natin. Komunista yan noon pa. Tapos kung makapagtanong sa BP, bastos. Sabi, nilalangaw ang EDSA. Kung sino ka man na nagko-comment yung sa akin lagi na nilalangaw ang EDSA. Oo, nilalangaw ang EDSA. Pero lahat ng dito handang mamatay. Lahat ng dito ay may Diyos. Kaya kami nilalangaw. Si Kristo nga pinagbabato eh. O, di ba? Tanong sa inyo, si Kristo pinagbabato. Ang dami-dami nun. Kaya nangyayari rin sa KOJC. Ako rin doon sa KOJC eh. Pero lahat, inuhusgahan na yung pastor. Di ba? Nasaan yung mga religious group? Nasaan yung sinasabi na maka-Diyos? Eh, pati kayo, tumatawa kayo eh. Sa pastor eh. Inuhusgahan nyo na kagad eh. Bakit inuhusgahan yung tao? Eh, hindi pa nga na papatunayan. Tapos pag nagtanim sila ng mga tao na human trafficking daw, maiiwan natin yung mga tanga. Yan yan si Kimbo. Isa-isahin natin. Komunista yan noon pa. Tapos kung makapagtanong sa BP, bastos. Diba? Lahat sila mga bastos eh. Buti na lang meron tayong isang congressman Marcoleta na mahusay. Na may puso din, kagaya yung mga vlogger, kagaya ng pupunta dito, may mga puso yan. Ang masasabi ko lang sa pag-uwi ko, saka kahit na bukas mamatay na ako, kumamatay ako, mailigtas lang yung bansang Pilipinas kasi nakakaawa. Walang patutunguhan to, pag tumagal yung Marcos na yan, maniwala kayo sa akin. Lahat na mahukulaw sa mundo, kulamin ako, hindi ako tatablan yan. Pero isa sila sinasabi ko sa inyo, pag tumagal yung Marcos na yan dito, walang yung mga hapon nyo, mga susunod na henerasyon, kawawa. Sinasabi ko sa inyo, tandaan nyo yan, kawawa. Kawawa yung mga apo-apo nyo. Bakit ako andito? May maliit pa akong anak. Yung Marcos na yan, gusto ang gere. Dati ang basis natin, 17 lang, naging 18, naging 19, ngayon 21 na. Kaya gusto pa rin na sa kopi ng Dabao para lagyan ng basis. Lahat ng mga vlogger ng mga Marcos, sinahamon ko kayo sa susunod. Sabihin nyo sa anong place. Magtulong-tulong kayo, gano'n kayo mga kayo kadami. Nahamon ko kayo. Kung ano man yung mga pinikurs mo, sige. Pwede this discussion lang dito. Libo-libo kayo, ako mag-isa. Sasabayan ko kayo. Kasi yung pag nababasa ko, minsan tumadal sa page ko yung mga vlogger ng Marcos, nakakatawa eh, nakakaawa eh. Yung mga followers nila, syempre, parang akala mo ang gagaling. Sila nag-uusap eh. Pag nag-comment sila na gano'n, yeah, like nila. O, minsan pag may negative comment sa akin, may magla-like na kamag-anak ko na baka Marcos, natatawa na lang ako eh. Hindi sila mag-comment sa post, pero hanap sila nakadamay nila. Ganyan sila. Kung talagang malakas din ang loob nyo, magsalta kayo rin sa EDSA. Itong EDSA pong to ay welcome kahit sa mga anti-Marcos. Magsalta kayo rito, mag-friendly discussion tayo. Para malaman ng tao, sila huhusga kung sino yung tama at sino mali. Alam nyo, pag tumagal pa yung Marcos na yan, hanggang 28, nakakaawa. Hindi natin sinasabi na may maupong sino. Yung iba sinasabi, ayaw din kay Sara Duterte, kay BP, kasi Duterte. Hindi magpaupo kayo ng iba, kaso talaga yun ano. Ang pinag-uusapan po natin dito, adik po yung presidente. Adik po. Ngayon, kung ginagamit yung kokote nyo, bakit yung mga hamon namin na magpa-hair follicle test, hindi magawa-gawa? Mr. President, kung talagang hindi ka adik, magpa-drug test ka. Eh wala eh, ginagawa mo buko pa birthday party. Alam nyo, Mr. President, sinasabi ko sa inyo, wala kayong malasakit sa bansa. Kahit na siguro mapanood niya to, tatawadan lang niya, ngingitian lang niya eh. Basta ang tao, ang puso, maitim, wala na yan, hopeless na. Nadidiktahan pa na isa pang demonyita. Hopeless na. Ako ayoko mag-ano sa tao, yung para mag-curse, naputi, mamatay na yan. Ayoko lang ganun ho. Kasi Diyos lang ang may karapatan para humusga sa atin. Pero sa ginagawa nyo, sa libong-libong mamamayang Pilipino, sinasabi ko sa inyo, sa impyerno ang bagsak nyo. Maniwala kayo, kahit na sa impyerno ko pumunta, sabay-sabay tayo doon. Maniniwala ko, Mr. President, magkikita-kita tayo doon sa impyerno. Naniniwala ko, 100% kasama kita doon. Ang sama-sama nyo eh. Pinaglolok nyo yung mga tao eh. Pati yung matatalino dati, nabubo. Sa totoo lang,
Marami kong kilala ang nakapag-aral, matatalino, nabubo dahil lang sa pagsunod sa lintak na adik na yan. Dati, ang mahihirap pag-adik, pupuntahan sa bahay. Di ba? Pupunin ka agad. Ngayon, sinasabi na mismo na yung nagpapatakbong leader sa bansa, adik, wala. Wala magawa yung PDEA, wala magawa yung PNP. Wala, tameme. Tapos Mario Joseph, alam nyo, PNP, ang Forces of the Philippines, lahat, Marines, Navy, yung taong bayan po umaasa na magiging kakampi namin kayo, please lang. Kung meron pa pong natitirang puso sa inyo, nagmamakaawa kami. Mag-isip-isip po kayo. Hindi, imposibleng wala kayong alam sa nangyayari. Mga PSG, imposibleng hindi nyo alam yung pinag-aagawa ng presidente at nung first lady. Imposibleng hindi nyo alam yan. Ngayon, kung sweldo lang ang hapon nyo, mag-aambag-ambaga kaming vlogger. Magtatawag tayo, mamalimos tayo. Nagagawa nyo ba pinapakain nyo sa mga pamilya nyo galing sa kawalang hiyan? Yung mga general ngayon, nagagawa nyo pa na ang gagara ng kotse nyo pero yung pinapakain nyo galing sa mga kurakot? Sa kayo nakakita na pag-upo na pala ng presidente, sunod-sunod na nanalo sa loto. Sunod-sunod eh. Dati hindi po nangyayari yan. Ngayon lang. Kung babaybayin yung history ng Pilipinas, walang nangyayari sunod-sunod ang tumatama sa loto ngayon lang. Saan ako naaawa? Sa mga simpleng sidecar driver. Nakikita ko, hihinto pa para... Tapos hindi niya alam yung jackpot na naiipon, sila-sila lang kumukuha. Kawawa. Kawawa po yung bansa. Sa totoo lang, kawawa. Kaya kung hindi kayo niniwala sa amin, di sige. Suportahan yung adik na yan. Nasaan nyo yan? Dati yung mga matatalino, pagka-adik, ang galing mag-comment. Adik yan! Ikulong na yan! Bitay na yan! Simpleng tao, hinuhusgahan. Kaya nung umot leader ng bansa, at umot himutpwet sila, hindi nga makagawang magpa-hair follicle test, ganyan pa. Diba? Kayo tanungin ko, diba? Common sense lang ginagamit, diba? Kumaga, hinahamon natin na magpa-drug test o hair follicle test, hindi pa magawa. Saka may balita ko na yung asawa daw niya, nagbubudo. Alam niyo ba yung budo? Baka may parang session sila. Kaya siguro ganyan yan eh. May mga session sila, may nagkasayan sila, meron silang mga parang ritual. Eh demonya, demonya po talaga. First lady, demonya ka pala eh. Lahat ng mga kinukuha mo mangukulam, pakulam mo ako. Sige nga, nahamon kita. Ako, Biyernes ngayon, paano pa? Lahat ng mangukulam, kahit yung mangukulam mo, important pa. Nahamon kita, magtulong-tulong sila. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, sa inyo nakakaalam. May ritual yung mga yan. Kaya pala ganyan ugali niyan. Kahit na hindi nakasingkot, nalalaki yung mata. Pero ang advice ko lang sa inyo, sa first couple, sa first family, malayo pa po tatakbuhin ninyo. Sana po magbago na tayo. Hindi naman po kami naghingit-git dito para kung ano man. Ang inaano namin yung malasakit sa bansa. Napapaghulihan na po tayo eh. Kaya nga po pinoto yung Marcos eh. Kasi akala, sabi, murang bigas, mura lahat, yung ng gobyerno, mababalik. Hindi ho eh. Tanyo yung naiya. Binenta pa. Naging magiging private na. Nagpamura talaga. Yun pa, yung toy mobile feed. Meron pa yan, meron pa sila ibibenta. Hindi ko lang masabi eh. Meron pa sila ibibenta. Lahat nila binibenta nila. Tutusin, sayang eh. Pagaling pa ata si Pinoy dito kay Bongbong Marcos. Siguro po, bago po tayo magtapos, muli pinapasalamatan ko yung mga vlogger. Tapos, yun lang, huwag natin kalimutan magdasal sa Diyos. Naiiniwala naman tayo na walang imposible sa Diyos. Mr. President, happy birthday. Hinay-hinay lang sa singkutan. God bless.